nandun pa rin yung takot. So, siguro baka naman malaki ang expectation ko, kaya gano'n. Pero patuloy ako nagdadasal. At ang napapansin ko lang sa sarili ko, kapag ako'y balisa, at ako'y parang may takot, magdadasal lang ako, yun, uunahin ko lang lagi yung Psalm 91. Magdadasal ako, paulit-ulit yung magdadasalin. At sasabihin ko, bahala ka na, Lord. Bahala ka na, Lord. Yun lang, paulit-ulit. And from then on, mararamdaman ko, tahimik na ako. So, maaaring may kulang pa, sana ay matulungan pa rin ako. Ang kapatiran natin, napakalaking bagay nitong Bible reflection na ito sa akin. Napakalaking bagay. Salamat po ng marami at sumaatin lahat ang Panginoon. Amen. Maraming salamat po, Sister Alga. At ngayon naman po, dadako na ako sa ating pong mga ginagalang na mga disciple preacher dito sa dakong lugar ng London. Maraming salamat po sa mga nakiisa na po nagpahayag ngayon ng reflection. At tatawagin ko naman po ang ating isa sa disciple preacher, ating pong si Brother Dado Bakbongga. Pagpalang gabi po, Brother Dado. Isang mapagpalang gabi po, mga kapatid, Sister Bliss, Brother Benz. So, sa guiding question po natin, bilang isa sa mga lingkod ng Diyos, ang kapayapaan talaga ang napakahalaga. No? At through my experience, kapayapaan ay did you like that? There's bits in my squash. Ang kapayapaan na pangalaga talaga sa talo ng kaya sa akin, ang kapayapaan ay nakukuha ko lang sa That's good. Pati yung sabi ng iba na nakasila siya. Thank you. Right. If it's Thank you. Tayo po ay maniniwala. You don't like the onions? Sa isang no, I didn't eat the onions. They don't really go with pork chops. Oh, really? Yeah. We cook onions in our pork chop. That's why I thought. Anyway, it's okay. That's a try. Maraming salamat po, Brother Dado. Although po mahina yung signal ninyo. Pero, susunod naman po natin, siyempre po, hindi natin kalilimutan ang ating birthday celebrant for today. Nabong iba kundi si Brother Aldin Perez. Pagpalang gabi po, Brother Aldin, and happy birthday to you. Salamat po, Sister Bess. Happy birthday, Brother Aldin. Gabi po, Brother Beans, Brother Chelsea. Verse 27, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng ibinibigay ng salitutan, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. So my dear brothers and sisters, pag ang salita ng Diyos po, kapayapaan yan eh. So pag patuloy tayong nakikinig at isinasabuhay natin ang mga salita ng ating Panginoon, at hinahayaan natin siya ang nagpo-control sa atin. The Holy Spirit himself,
at siya nagkocontrol sa atin. Kahit siya, at siya naka-intron sa atin, lagi tayong may kapayapaan. Dati wala po ako kapayapaan talaga. Wala po may Diyos. Pero yung ibinibigay ng mundo po na kapayapaan, yan po ay temporary. Temporary. Hindi pang everlasting. Kaya ang kapayapaan ng ating Panginoon ay everlasting life. Buhay na walang hanggan sa piling niya. Kaya napakabuti po ng kapayapaan na yan sa ating buhay at talagang lagi tayong nagalangin na patuloy niya tayong samahan. Dahil nga sa mga lumaralas tayo ng mga trials, persecution, and testing in our life, kaya patuloy natin siyang pakamahalin natin ang kanyang pangako sa atin, yung salita niya. Yun lang po mga kapatid. At God bless us all and happy birthday. Magmalang gabi po, Brother Aldi. Susunod naman po nating tawagin Brother Jonas Gascon. Magpagpalang gabi po, Brother Jonas. Magpagpalang gabi sa ating lahat. Magpagpalang gabi, Sister Bez, Brother Bez. Ang reflection ko po dito sa ating buhay, ano po ang patunay na sumasa sa atin ang kapayapaan ng Diyos na siyang ipinagkaloob sa atin. Ang kapayapaan kasi, ito ay isang gift, isang kaluoob ng Panginoon sa lahat ng okasyon sa ating buhay. Kasi pag-usapan natin yung kaloob, yung gift, di ba? Halimbawa, birthday gift, di ba? Ano, once in a year lang yun. Christmas gift, wedding gift. Pero itong kapayapaan, ito ay sa lahat ng oras ng ating buhay. Ito ang kailangan po natin. Pero paano pa natin patunayan na sumasa sa atin ang kapayapaan? Ang patunay ko po na sumasa sa akin yung kapayapaan kung ako po ay nakadama o napuspos sa banal na Espiritu ng Panginoon. Dahil sabi ng Galatians chapter 5 verse 22, isa sa bunga ng banal na Espiritu, walang iba kundi kapayapaan. Alam lang po natin na magkakaroon lang po tayo ng kapayapaan kung tayo ay nakakilala kung sa ating mga ginagawa. Kung ito po ba ay napa-inline sa kalooban ng Diyos, ito ba ay kagustuhan ng Panginoon, o ito ba ay labas sa kalooban ng Diyos. Kasi pag ang ating mga ginagawa hindi na-inline sa kalooban ng Diyos, doon tayo mababalisa, hindi tayo mapapayapa. Kaya nga, kailangan ng banal na Espiritu, mapuspos po tayo kasi sabi ng Bible, sabi ng Jesus Christ, ang Holy Spirit ay teacher, comforter, advocate. Siya ang magre-rebuke sa atin, siya ang magkoconvict sa atin upang muli tayong manumbalik sa Panginoon, upang tayo ay mapayapang muli. Kaya pag without the manifestation of the Holy Spirit, hindi natin makikita ang ating mga ginagawa. Kasi bilang lingkod ng Diyos, given na yung mga pagsubok, given na yung bilang lingkod ng Diyos, given na yung kukutyain ka, gagawan ka ng kwento na walang kwenta. Pero pag ikaw ang lingkod ng Diyos, gumagawa ka ng kwento walang kwenta, doon po tayo magbabag, doon tayo mababalisa. Pero hindi pa huli ang lahat. Habang ang Word of God dumating sa ating mga puso, patuloy tayong tinuturuan, kinukonvict po tayo upang tayo ay makalaya, makalabas at muli nating maranasan ang banal na Espiritu ng Panginoon at tayo ay makaranas din ng kapayapaan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Maraming salamat din po, Brother Jonas, at napagpalang gabi din po. At susunod naman po nating tawagin ang ating pong disciple in charge sa dakong lugar ng United Kingdom, walang iba po kundi si Brother Darcy Gaba. Magpalang gabi po, Brother Darcy. Thank you, Sister Bez. Good evening sa ating lahat. Sa ating mga council members, disciple preachers, gospel share sa ating lahat na meron tayong 32 participants. By the way, happy birthday, Brother Aldin. Naway, makakain mo kami. Thank you. Okay, so isang mapagpalang gabi muli sa ating lahat at napakaganda ng ating Ebanghelyo na pinag-inilayan. It's all about peace. Ito yung
chapter 14 na kung saan sinasabi ni Jesus na huwag kayong matakot, huwag kayong mabayaan, mapag-abag, kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. At hindi ito katulad ng kapayapaan ng mundo. Sabi nga ni Brother Alvin kanina, temporary yung kapayapaan ay binibigay ng mundo. Kasi yung kapayapaan na yan, bakit pansamantala? Kasi yung peace na yun ay hindi nanggagaling talaga sa Panginoong Diyos. Hindi ka pwedeng pumunta sa pharmacy para sabihin mo sa pharmacist na meron ba kayong gamot yan na kung saan magkakaroon ako ng kapayapaan. Kabili ng kapayapaan. Yes, maaaring bigyan ka ng parang gamot na tranquilizer, magkaroon ka ng konting peace of mind, pero pansamantala lang yun. Ang sinasabi ni Jesus dito, yung kapayapaan na nanggagaling sa Kanya, na yung kapayapaan na yun ay kapayapaan na kung saan ang Diyos lang ang pwedeng magbigay kung meron tayong tamang relationship sa Kanya at sa kapwa. Kung yung matatandaan yung mga disciples na kasama ni Jesus doon sa locked door, yung John chapter 20, na yung mga alagad niya ay takot, nagbubulong sa kwarto, at Jesus ay biglang lumitaw sa harapan nila. Ang unang-unang sinabi ni Jesus ay, "Peace be with you." Bakit? Kasi alam ni Jesus na yung mga lagay niya takot na takot. Bakit? Anong dahilan? Kasi guilty sila. Saan? Sa ginawa nila kay Jesus, na iniwanan nila si Jesus, no? Doon sa pagkakapako sa cross. Lahat sila ay nagtakbuhan. Once you are guilty, no? Meron kang nagawa na bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, na against the will of God, dalawa ang nagiging damage noon. Yung relasyon sa Diyos, nasisira, at relasyon sa kapwa. At dahil doon, hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan, katulad ng naranasan ng mga alagad. Ang sinasabi ni Jesus na kapayapaan ay yung patuloy tayong sumusunod sa Kanyang mga sinasabi ayon sa Kanyang mga salita. Yan. Dahil yung mga sinasabi niya, sabi nga niya, hindi yun nanggagaling sa akin, kundi nanggagaling sa Ama. Ibig sabihin, nandun yung pagsunod. Kaya yung the Lord's Prayer, "Thy will be done on earth as it is in heaven." Kapag nagagawa natin yung will ni Lord dito sa lupa, na parang nasa langit, doon natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. No? Kaya nga, yung sinasabi nilang, "Peace is not the absence of war, but it is the presence of God." Kahit nasa gitna ka ng mga bagay na kung saan may mga problema, may mga pagsubok, kahit ikaw ay nasa gitna ng bagay na hindi maganda ang sitwasyon, once you have a good and right relationship with God and with your neighbor, I'm pretty much sure meron kang peace of mind. Kasi inner peace ang pinag-uusapan dito. Yan. Kaya mas maganda kung tayo ay mayroong tamang relasyon sa Diyos at sa kapwa, anuman yung mga kaguluhan na nangyayari sa ating kaligid, hindi tayo maapektuhan. Dahil pinangahawakan natin unang-una yung ating pagtitiwala sa Diyos kasi siya ang nagsalita. No? Ngayon, ating guiding question sa ating buhay, ano po ang patunay na suma sa atin ng kapayapaan ng Diyos? Simple lang, nakikita yan sa atin. Nakikita yan sa atin. No? Kasi kapag hindi ka payapa ang kalooban, makikita yan sa panlabas na kaanyuan. Kaya yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, magre-reflect yun sa atin. Magre-reflect yun. Kaya sabi ko nga, kung ano man yung mga bagay na nangyayari sa ating paligid, hindi pa rin tayo naapektuhan. Bakit nandun yung pagtitiwala natin sa Diyos na kung saan yung kapayapaan niya isuma sa atin kung patuloy tayo nagsisikap na makasunod sa Kanya. Amen. Okay, thank you. That's all for tonight. Thank you, Lord. Salamat. Maraming salamat po, Brother Darcy. At magpalang gabi po. Brother Vince, pwede ko nang ibalik sa'yo. Praise God. Purihin po natin muli ang ating Amang Yahweh El Shaddai, ang ating Panginoong Jesucristo.
Ayan, so maraming salamat nga pong muli sa lahat ng mga reflection nyo, ano? Tunay na tayo ay sinasamahan ng ating Panginoon, ng Banal na Espiritu, at naihayag ang mga kapahayagan na gustong marinig ng bawat isa. Napakaganda po, tunay nga yung mga kapahayagan na ating narinig, at susundan ko rin po yung sinabi nga ni Brother Darcy, ano, na anuman ang mga mangyari sa ating buhay ay dapat po nandoon talaga yung tunay na kapayapaan. Amen. Na ipinagkaloob sa atin ng ating Amang Yahweh El Shaddai. At sabi nga po doon sa ano po, sa John 16:32, ano, darating ang oras na yung pong lahat ng mga kapighatian, lahat ng mga pangyayari sa ating buhay, ano, yung magkakawatak-watak tayo, magkakahiwa-hiwalay, maglalakad sa ibang ano po, yun, iiwanan kala niya, ano. Tapos ang sabi niya po dito, sinasabi sa atin ng ating Panginoon ito, upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin, no? Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan po na ang sanlibutan. So yan po yung gusto kong tumukin kanina, mga kapatid kay Kristo, ano? Na talaga naman po sa buhay na ito ay marami tayong talagang mararanasan. Pero sinabi nga natin, basta po nasa atin ang ating Panginoon sa Kristo, ay magkakaroon po tayo ng isang tunay na kapayapaan. So sa akin pong buhay, sobrang dami pong nagdaan. Hanggang ngayon po ay mayroon pa rin tayong mga naririnig, ano, na talagang marami tayong ano po dyan. But then, salamat sa Diyos na buhay, ano, dahil ako po ay nakakatulog naman ng mahimbing, ano. Ibig sabihin, nandito po ang kapayapaan, mm-hmm. Opo. So, siyempre po ay nag-ugat po tayo sa isang tunay na pananampalataya. At kung tayo ay may pananampalataya, pag-ibig nga sa Diyos at takot sa Diyos, ano, at nasa sa atin nga, inaan natin yung katuruan ng Diyos, ay nagsusumikap po talaga tayo, no, na hindi makagawa ng masama. But then, tunay na ang ating mga kapwa nga po ay iba ang sasabihin, ano, pagdating sa ano. Alam naman na po natin yan. Sabi nga natin, Panginoon, dito ay napagtagumpayan na niya ang lahat ng iyan. Kaya anuman yung maranasan natin dito, basta tayo lang ay talagang nakakapit sa ating Panginoon, nakaugat tayo sa ating buhay pananampalataya, mm-hmm. lahat po ng mga kapaghatian na yan, o anumang mga pangyayari sa buhay, ay ating mapagtatagumpayan. Dahil napagdaanan na po ng ating Amang Yahweh El Shaddai. Nakakatuwa po kasi talaga naman, ano, na ang sinasabi natin kapag tayo ay nagugulumihanan, anuman yung ating mga nararanasan niya, nagpipray po tayo dahil alam natin na may Diyos na buhay, no, na nakasubaybay sa atin at hindi niya tayo nga po iniiwan. Amen. Hindi niya tayo pinababayaan. Amen. No, so nasa sa atin po talaga, mga kapatid ko kay Kristo, yes, ang isang tunay na kapayapaan, ano. Kaya huwag na huwag po tayong ihiwalay sa ating Amang Yahweh El Shaddai. Kaya dito po ay natatagpuan talaga natin ang tunay na kapayapaan sa patuloy na paghuhubog nga po, ano, sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, dahil ang salita nga po ng Diyos ay ito po yung pangako ng ating Panginoon na lahat ng bagay na ating mararanasan dito sa mundo ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. So inuna ko na po kanina yung mga sinabi niya doon sa ating ebanghelyo na yun, ano. At dito po ay napakaganda po ng isang hamon din na kailangan natin iiwan po sa inyong lahat, ano. Ito po ay ayon kay Apostol Pablo sa 2 Corinthians, ano. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito ay sikapin ninyong maging ganap. Ayan, so ganap. Amen, so ganap. Napakalalim po, ano, nung salitang ganap. Ganap as in talagang tayo po dapat ay nakaugat sa ating Panginoong Hesukristo, sa salita ng Diyos. Tunay po nga na talagang tayo ay wala talagang perfecto na isa, walang ano po, ano, but then magsumikap tayo, no, para at least po ay anuman ang mangyari ay hindi tayo maaapektuhan ng anong mga pangyayari dito sa ating kapaligiran. Ang sabi niya po dito, sundin ninyo ang payo ko, no, magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayo, isa sa inyo ang pag-ibig ng Diyos at kapayapaan.
Amen. So yun lang po ang talagang tunay na susi ng isang tunay na kapayapaan. Yung tunay na pag-ibig sa Diyos, di po ba? So mabuhay nga po tayo ng alinsunod sa kalooban ng ating Diyos. So tama po, no? Sabi nga ng ating mga narinig kanina, na kung tayo po ay may mga ginagawa na hindi kaaya-aya, hindi alinsunod sa kalooban ng Diyos, ay makikita at makikita sa ating mga buhay, no? The way we act, the way we talk, ay talaga naman po na makikita at makikita na wala sa atin ang isang tunay na kapayapaan. Kaya po, dito sa ating patuloy, tulad ni Pinat, no? Mapayapa ang kalooban ni Pinat, nagaantay sa kanyang pagkain. Patuloy tayo na magkakaroon Good girl. Mga pangako ng Diyos na ito payapang na isang tunay na kapayapaan sa ating buhay. Okay. So, dapat po ay si, thank you. Talaga yung minimiti ng si, thank you. Isa. Yun nga lang po, pag minsan dito sa ating Bible reflection, normally tayo ay silang interest lang, mga ganun, pero dito po ay ilan pa tayo, ano? So parang nagiging ano na rin po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. So na puto po nasa Zoom, di ba? So para napakalaking bagay po talaga, no? Na kinig tayo ng salita ng Diyos. Which is ito po talaga yung patuloy na nagbuhubog sa atin. Patuloy na nagbibigay nga po ng lahat ng ating pangailangan ay yung tunay na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. At yung paano tayo mabubuhay, mamumuhay, alinsunod nga po o yung tinatawag nating Christ-like. Opo. Kasi dito natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at ang lahat ng pangako ng ating Panginoon. Amen. Dahil yan po yung pag-ibig niya na isa man sa atin ay walang mapahamak, walang magagabag, walang matakot, di po ba? Yes. So yan ang mga pangako ng Diyos. Dapat po ay talagang makita natin sa buhay na ito na walang ibang makapagbibigay niyan kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo sa pamamagitan nga po ng isang tunay nating pakikipagrelasyon o isang tunay nating pag-ibig sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. So, sa mga sumandaling ito, mga kapatid ng Kristo, ay patuloy po nating danghin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso, sa ating mga buhay, at gawin po natin isang panalangin ang awiting ito na kung saan ay muli nating tunghayan na ang pangako ng Diyos ay hindi bubas. Lahat ng ating mga naririnig. Salamat sa Diyos. Thank you. Salamat po sa Panginoon. At glory to God. Isa naman pong matagumpay na isang matagumpay po na Bible reflection po sa gabing ito. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Narito po tayo sa bahay ni Pinat. At pinagpala ng ating Panginoon na nakapakinig po ng Bible reflection. Napakaganda po ng katanungan ng mensahe ng Diyos sa araw po ito, sa gabing ito. Na ang katanungan po, sabi dito sa ating buhay, ano po ang patunay na suma sa atin ang kapayapaan ng Diyos na siyang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So, ang kapayapaan po ay dulot po ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Kapag tayo nakakapakinig sa Kanya, nagtitiwala ng lubos, at nandoon po yung kapayapaan sa ating puso. Katulad po noong Friday, talaga namang dali-dali po tayo na naglalakbay papuntang Sheffield kasi doon tayo matutulog sa Sheffield. By pagka Saturday, kinabukasan ay pupunta ng Manchester anniversary. So, sa madaling salita, hila-hila po natin yung ating bagahe. And then nag-catch po tayo ng train kasi medyo late na po tayo. So, hindi pwedeng magbabas kasi gagabihin na ng husto. Ngayon, pagdating po doon sa train station, ako dumating na yung train. So, hindi na po ako makabili ng ticket. So, medyo kinakabahan ako ng konti pero nagdasal ako. Nung naglalakad pa lang ako, sabi ko, St. Michael the Archangel, please help me, help me. Nausap ko ang St. Michael the Archangel and Jesus name, 1+1=3, power, 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 Lord. Help me, Lord, help me, Lord, na makasakay ta dyan sa train kasi paakyat yun eh, paakyat pa yun, hagdan, patawid pa. Kasi nasa kabila po ang bus stop. Ngayon, and then nasa pagtawid po ng railway, yung tawag nito, ikinlows na kaagad. So, hindi na po ako makatawid doon sa baba. So, kailangan ko umakyat.
So sa madalang salita, talaga namang pray ako ng pray na hindi ako maiwan ng train. So salamat sa Diyos. At hindi po kami naiwan ni Lord. And then, umupo agad kami sa upuan kami ni Lord. And ngayon, nag-antay ako na nag-antay. Yung driver ng train dumadaan sa amin kasi nasa may pintuan lang ako. Nag-antay ako kung kailan niya ako sisingilin ng bayad. Wala hanggang nakarating po kami ni Lord sa Sheffield. Wala pong anong tawag nito, yung konduktor na naningil. Di sa masadaling salita, lani libre ako sa train. Pero syempre, tayo ay anak ni Lord, ayaw po nating manglamang sa kapwa. Sabi ko, Lord, hindi naman ako na nasingil sa train. Bigay ko na lang po sa church, idagdag ko na lang po sa ating love offering. So, salamat sa Diyos at yun nga po, ginawa po namin yun ni Lord. At yun naman, ito naman po, another pagsubok, another challenge naman po. Saturday na, kinabukasan. Ngayon, yung mga ticket namin sa train, kasi magtitrain naman po kami from Sheffield papunta na po ng Manchester. Magtitrain po kami. Di na sa akin lahat ang ticket. Alam ko nilagay ko sa isang tabi sa bag ko. Pero nung malapit na nasa car pa po kami ni Sister Rose, sabi niya, handa mo sis yung mga ticket natin. O sige. Naku, hindi ko na makita. Diyos ko, Lord. Sabi ko, Lord, dito ko lang yun inilagay eh. Pero nung gabing yun pala, kinuha ko at tiningnan ko, ngayon, inilipat ko po ng lagayan. So, sa madaling salita, pagdating po namin, hala, halongka, tingin silang lahat, tulong. Praise the Lord, buti na lang nakita ni Sister Rose na sa kabila na bulsa. Sa ibang bulsa ko na isiksik. So, talaga naman, napakabuti ng Panginoon dahil hindi ako kinakabahan, pero sabi ko, naisip ko na, Lord, hopefully, pag nakasakay kami, walang manikit, Lord. Tapos, pagdating doon sa papakita ko na lang yung, yung screenshot na ticket. Baka sakaling pwede. Pero, nag-worried pa rin ako kasi, syempre, long journey yun, baka hindi pwede. So, praise God. Pero, salamat sa Diyos dahil di ako ganong kinakabahan, pero glory to God, talagang testing. So, salamat sa Diyos. Nakita po namin before kami sumakay ng train noong Saturday. At tunay nga po na napakabuti ng Panginoon. Napawi po yun, yung medyo konting kaba. At pinalitan ng Panginoon ng kagalakan dahil pinagpala po kami ng lubos sa gawain ni Yahweh Shaddai sa Manchester noong Saturday. So umuwi kami na punong-puno ng pagpapala at grasya at biyaya ng ating Diyos. Kaya salamat po sa ating Panginoon, Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. God bless us all. Salamat po pala sa lahat ng mga nag-subscribe. Salamat po ng marami at sa mga magsasubscribe pa. Ay pagpalain ka ng Panginoon, nakikisa po ako sa inyong mga panalangin. At ngayon po palang gabi ito, narito po tayo sa bahay ni Peanut. Ayan si Peanut, naghahanap ng pagkain. Ayan o, si Peanut, say hello. Come on, say hello. Come on, sing Peanut. Peanut, your name is Peanut, isn't it? Yeah, she is Peanut, her name is Peanut. This is my good friend, isn't it? Yeah, Peanut. Okay, God bless us all. God bless. Maraming salamat po mga ka-prayer buddies, mga kaibigan, mga kapanalig, mga kamag-anak, mga higala, mga inday, mga undoy. Salamat. God bless us all. Thank you for thank you for subscribing our channel and be a blessing. Salamat po. Hopefully na bless kayo sa mga patotoo o sa mga sharing po ng aming mga kapatiran at sa iyong mga lingkod at lalo na po sa ginamit ng Panginoon sa gabi pong ito ang ating minamahal na si Brother Vince. Sa Diyos ang kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat. Amen. Salamat Lord sa kapayapaan na binigay mo po sa amin through the power of your Holy Spirit. Amen and amen. God bless us all.